Hello, good evening class, good evening students. So I am Ian Anthony Bidabatos and I will be discussing to you the topic religion and morality. Okay, so with regard this topic, there are many interrelated questions, no? So for instance, there is the question of the relationship between religion and morality, no? Is morality possible without God? So if we assume that there is no God or there have been no religions, would still there be a morality? No? Or can we know what's right and wrong apart from religion? So there are many questions, so hindi natin lahat madidiscuss yan for this video, but we will try to deal with what I think is the most relevant and most important question. Okay, so why is this important? Because as Robert Audi said, the historically inseparable may be logically independent. So even if we see that the history of morality or the history of our moral thinking emerges from religion or is inspired primarily by religion, it does not follow that morality is logically independent from religion. Okay, so yun yung gusto natin tingnan. Kahit tanggalin, kung tatanggalin mo yung kasaysayan, posible bang magkaroon ng malinaw na kahulugan ng ang moralidad, malinaw na basihan ng moralidad kahit walang Diyos, kahit walang relihiyon? Okay, so there are different roles that God may play in morality. Okay, so the first role is what is called the metaphysical role. So basically, the role of God here is to serve as the ground for the objectivity of morality. No, if we say morality is objective, it means that the truth of morality or the facts of morality are independent of our beliefs about them. No? So kaya isa sa mga talagang pinaka common contender for the ground of morality's objectivity is no other than God, no? Kaya ito rin yung magiging main concern natin sa susunod na section, yung metaphysical role. But other than that, there is also the epistemological role. So epistemology meaning knowledge, no? This is the discipline that studies knowledge, the nature of knowledge, truth, etc. So pag sabi mong epistemological role of God in morality, it means that God is the one providing the knowledge of what is right and what is wrong. No? Sa common parlance, di ba, mayroon tayong tinatawag na conscience. And commonly understood, conscience means the voice of God. So isang role yun. Okay? And then the third and last role is what is called the motivational role of God. So this simply means that God is the one, the notion of God or the idea of God serves as a motivation for human beings to be good and to avoid evil, no? Gaya nga sabi ng isang philosopher, si David Brink, it is a common view that if we reckon only the earthly cause and benefits of virtue, we cannot show that one is always better off being moral. But if God rewards virtue and punishes vice in an afterlife, then he can provide a prudential motivation for morality. No? So yun nga, dito sa mundong ito, hindi naman laging nare-reward ang kabutihan, hindi rin laging napaparusahan yung kasamaan. Madalas ang nangyari, baliktad pa, di ba? Yung mabuti, napaparusahan, yung masama, yun yung nagbe-benefit. No? Pero if there is God, if there is an afterlife, so si God, ang Diyos, ang makakapag-sigurado that justice will be served. No? So there is a moral argument here for God's existence. No? First, yung premise, if God does not exist, objective morality does not exist. Okay? Kung walang Diyos, walang objective morality. But objective morality exists, therefore it follows that God exists. Okay? So ang tanong ngayon, what premise is the most contentious? No?
So para sa mga philosophers, ang pinaka-controversial is the first premise. Okay? Ngayon, kung contentious yun, posible bang magkaroon ng objective morality even if there is no God? So ano ba yung mga secular or non-religious foundations na sinasuggest for morality? So some of the contenders are society and culture, no? Cultural relativism, law, individual desires, yan, moral subjectivism, or science and evolution. So maraming mga candidates, no? Kaya lang, there are two weaknesses for these foundations. First, they ground morality on something that constantly changes. Pero ang madalas na assumption natin is objective morality does not seem to change, di ba? If rape is objectively wrong, okay, hindi na mababago yun. Kahit 1,000 years from now, anumang technology ang magawa ng tao, rape would still be wrong, di ba? At 1,000 years from now, even if everyone thought that rape is right, it would still be wrong. Okay? And the moral foundation is imperfect. Diba? Siyempre, kung nakabase lang siya dito sa nangyayari sa mundong ito, evolution, society, ang problema, imperfect yung mga basehan na yun. Diba? Kahit yung laws, the laws of the land can sometimes be immoral. Diba? Yun siya sabi natin ng not everything that is legal is moral and not everything that is illegal is immoral. Diba? So, syempre, kung yun ang mga problema, yung kabilang suggestion is that God is the better alternative for objective morality. Kasi kung titignan natin dito, the moral foundation, if God is the moral foundation, then God, being the greatest possible being, walang duda that God is perfect, di ba? So the moral foundation is perfect, di ba? Ganun din, God does not change, di ba? Because change is a manifestation of imperfection, di ba? Hindi na nagbabago ang Diyos. Sa term ni Thomas Aquinas, God is pure actuality, di ba? Lahat ng greatest possible goodness nasa kanya na, possess niya na, di ba? So okay, so let's proceed to a suggestion. How can God exactly be the ground for objective morality? So meron tinatawag dyan yung mga moral philosophers na divine command theory. So ano yung sinasabi ng divine command theory? Simple lang. Sinasabi nito, what is objectively good is what God commands as good. What is objectively bad is what God commands as bad. Malino na malino, diba? Ang mali ay yung inuutos ng Diyos na mali. Ang tama ay yung inuutos ng Diyos na tama. Okay? So basically, there is no objective good or bad apart from what God commands. Kaya nga siya tinatawag na divine command theory. Ang basis ng tama at mali ay yung utos ng Diyos, divine command. Okay. So yan, magandang pagnilaya natin yan habang di pa tayo umuusad ng malalim sa diskusyong ito. Eh, pag-isipan natin, magnilay kayo, di ba? Sumasang-ayon ka ba sa divine command theory, no? So most likely you are a believer in God, no? Most likely you are a Christian. So pero even if you're not a Christian, reflect, do you agree with this theory or not? Okay? Para makita natin later on kung may mga objections, makikita nyo how can you possibly respond to these objections. Okay, so ang pinaka kapag inintroduce mo ang divine command theory as your basis for objective morality, ang pinaka common na objection diyan ay tinatawag na Euthyphro dilemma. Okay? Kahit saang literature mo kapupunta, laging mababanggit itong Euthyphro dilemma na to. So, pag sinabi nating dilemma, it's a choice between two things that are not good or unacceptable, di ba? Euthyphro kasi ito ay nag-aray sa usapan ni Socrates kay Euthyphro. Okay? So ano ang Euthyphro dilemma? We can formulate it as a question, okay, or a dilemma, no? The first, sabi niya, is something good because God commands it to be good? Or God commands it to be good because it is good? Okay?
So yung first, kung titignan natin, is something good because God commands it to be good. That is exactly what the divine command theory states. Di ba? So bakit ito naging unacceptable? Mamaya, pupuntahan natin yung five objections to the divine command theory. Kaya makikita natin, para sa mga critics ng divine command theory, this option is unacceptable. Pero bakit yung another option is also unacceptable? Yung God commands it to be good because it is good. Kasi nga, yan yung tinatawag na divine independence theory. Para ang lumalabas dito, there is a sphere of reality, which is morality, that is not under the sovereignty of God. Medyo problematic yun. Kasi ang view natin, ang karamihang assumption ng mga believers is that nothing is above God. Nothing is beyond God. Diba? Everything is under His control. Everything is under His sovereignty, being the greatest possible being, being the creator of everything that exists. So, ang assumption natin doon, walang bagay na hindi under sa Kanya. Pero pag sinabi mong goodness is something that is good even apart from God, parang lumalabas dito that morality is independent of God. And even God Himself is subject to morality. Diba? So, medyo problematic din yun. Okay? Pero, dahil hindi natin tutunguin yung direksyon na yan, yung divine independence theory, no? Medyo malawak na ano rin yan, malawak na usapin, no? Maaaring ma-discuss ito sa natural law theory later on. Pero sa ngayon, pagtutunan natin ng pansin yung divine command theory. Okay? Ayan na. Yan yung problematic na sabi na natin kanina, di ba? God is not sovereign because there is a realm of ethics to which even God is subject. Okay. So, what are the problems with divine command theory? Kasi dilemma eh. Diba? So, meron niyang limang problem. Okay? May mga kanya-kanya silang terms. So, punta tayo sa unang problem, the problem of arbitrariness. No? So, ulitin natin, sabi natin, yung divine command theory, nakadepende yung tama sa utos ng Diyos, yung mali sa utos ng Diyos. Ang problema, this would seem to make morality arbitrary. Okay? Ano ba ibig sabihin ng arbitrary? Okay, parang ganito yan. Halimbawa, nag-game, basketball. Eh, umulan. Di natuloy. To, sabi nila, toss coin na lang. Yung gagawin nating champion, kung sinong mananalo sa toss coin. Okay? Ngayon, ang problema, kung sino man yung manalo sa toss coin at i-declare na basketball champion, parang hindi nila deserve. Sabi natin, dahil pinag-usapan nila, pero kumbaga, hindi mo masasabing ikaw talaga yung deserving mag-champion kasi nga, yung proseso by which you were declared is arbitrary. Kasi toss coin lang eh. Diba? It could have happened na yung kabilang sa inyong nanalo sa toss coin. Diba? So parang hindi mo deserve doon yung title na pagiging champion kasi nga arbitrary. Diba? Kahit yung sa mga tumataya sa loto. Diba? Pag nanalo sa loto, mali yung nasasabihin na I deserve this money. Diba? You don't deserve it. Diba? Bakit? Kasi arbitrary yung pagkamanalo mo, random lang yun, binunot lang ng random yung numero. Nagkataon lang na yun yung numero na tinayaan mo. Diba? So, arbitrary. Ngayon, if morality is absolutely dependent on God, parang lalabas na arbitrary din. Walang malalim na rason. Diba? Parang, siyempre, sinabi ng Diyos eh. Yun lang yung rason. Diba? Parang napaka-arbitrary. Kaya nga nakalagay yun, no? There is no deeper reason than the fact that they are commanded by God. Diba? So parang sabing slavery is wrong because God commanded slavery to be wrong. Other than that, wala nang ibang reason kung bakit slavery is wrong. Pero sa karamihan, parang hindi sapat yung sagot na yun. Diba? Kasi nga arbitrary. Okay? Second problem, the problem of emptiness. Okay. Ito medyo technical, no? So bear with me, no? Kasi sabi diyan, if God simply means having commanded by God, then when you say God is good,
is no more than saying God follows what God commands. Di ba? Ay, ang problema nito, pwede siyang magbigay ng command na mukhang masama, mukhang mali. So, paano magiging, yung assumption natin doon, when we say God is good, we don't assume na God is good because God simply follows what He commands. Di ba? Pero ang lalabas sa divine command theory, parang yun yung implication. Kasi nga, the basis of morality is no other than God's commands. So when you say God is good, you simply translate it as God follows what God commands. So empty ngayon. Diba? Empty yung description na God is good. Okay? Pangatlong problem. To the problem of moral abhorrence, no? Isa rin to sa madalas na binabato sa mga divine command theorists, di ba? Kasi ang sasabihin nila, kung ang moralidad ay nakabase lamang sa inuutos ng Diyos, eh paano kung baliktarin niya yung utos niya? Di ba? What if yung Ten Commandments binaliktad? Di ba? So, thou shall steal, thou shall kill, thou shall covet thy neighbor's wife. Morally abhorrent ngayon. So, malamang, karamihan sa mga tao, even the religious believers, would not follow those commands kung binaliktad yung Ten Commandments. Di ba? Actually, when I bring this up in my former classes, majority would say that they would not follow the command. Di ba? Pero meron din mga ilan, may mga minority ng nagsasabi na they would still follow God's commands. Pero yun nga, parang morally abhorrent yun eh. Di ba? Bakit mo susundan yun kung malinaw na mali? Di ba? So, this would make some actions to be right even if they are morally wrong. Di ba? And this would make some good actions to be wrong din. Di ba? So, kung gawin ang utos ng Diyos na He makes kindness to be immoral. Yeah, parang kaduda-duda. Kaya nga, moral abhorrence. Di ba? So, paano sasagutin ng divine command theories yun? Mamaya, pupuntahan natin. Okay, pang-apat. Okay, let's say, yung naunang tatlong objections, yung tatlong problems, yung emptiness, arbitrariness, at saka moral abhorrence, ay masagot ng divine command theorist. No? Meron pa rin follow-up problem, which is the problem of divine incomprehensibility. Okay, what does this mean? Kasi nga, ang problema nito, ayan o, if we think of God as the greatest possible being, di ba? Ang mga characteristic na meron ng Diyos is, God is non-spatial, He is beyond space. God is immaterial, He is not composed of matter. God is timeless, beyond time. And God is spaceless. Di ba? So, ang problema, tayo namang mga tao, we exist in space and time. Di ba? We have physical bodies. No? And, the only communication we know is human communication. So, ang tanong ngayon, kung God is so different from us, God is so transcendent from us, di ba? Non-spatial, immaterial, non-physical, spaceless, timeless. How can we make sense of the idea of God commanding human beings? Kasi nga, basis ng divine command theory is God's commands. So, paano magkakaroon ng malinaw kahulugan yung sinasabing inutos ito ng Diyos? Diba? So, problem yun. Paano sasagutin yun ngayon ng divine command theorist? Or, let's say, yung problem of divine incomprehensibility has been answered. Okay? Meron paling follow-up problem, yung divine hermeneutics. Di ba? Ang problem naman ito, even if we can make sense of God giving commands to humans, the next problem is, how should we interpret those commands? Okay? So, bakit yan problematic? Eh, kung titignan na lang natin sa religious landscape natin ngayon, di ba? There are different religions with different scriptures. And even within a particular religion, let's say Christianity, there are different
interpretations of their scriptures, di ba? Kaya nga mayroong Catholic, may Protestant, di ba? Tapos sa Protestant, mayroong pang iba't ibang mga denominations, di ba? May Baptist, may Iglesia, may born again, di ba? Sa Catholic, mayroon ding mga Orthodox, mga ganun, etc. So bakit may mga ganun? Nagkakatalo sa interpretations. So even if God can give a command to us and we can understand those commands, the problem is what interpretation of those commands are the right ones. Okay? Yun yung problem of divine hermeneutics. Okay, syempre naman kapag may problem, may solusyon, may sagot, di ba? Now, I'm not saying that this is the final solution. I'm just saying that this is likely to be the common, and for me personally, this is what I believe to be the most persuasive answers to these problems, no? Okay, so with regard the problem of arbitrariness and problem of arbitrariness and emptiness, no? When we say God is the greatest conceivable being, God is the greatest possible being, no? It follows now when it comes to wisdom, God is perfectly wise. Di ba? Kasi nga greatest possible being, wala nang hihigit sa kanya, di ba? And also when it comes to loving, God is also perfectly loving. Di ba? So possess niya rin lahat ng maximum amount of love, maximum degree of love and wisdom and knowledge. Okay? Ngayon, that answers the problem of arbitrariness and moral abhorrence, di ba? And in fact, kasama na rin dito yung problem of emptiness. Bakit? Kasi ibig sabihin nun, God does not just arbitrarily decide what ought to be the right action and what ought to be the wrong action, kundi nanggagaling yun sa kanyang morally perfect character. Okay? So hindi yan yung Diyos, parang nung sinabi niya, thou shall not steal, thou shall not steal, hindi yung parang nag-toss coin lang siya, di ba? Parang, ano kaya, gawin ko kayang immoral yung pagpatay o hindi? Toss coin tayo, lumabas, thou shall not kill. Yeah, hindi ganun. Yeah? When in fact, because God is morally perfect, God possesses a morally perfect character. So lahat ng iutos niya is a consequence of that perfect character. So it's not arbitrary. Di ba? Parang ano yan, di ba? Parang yung magulang, pag ang magulang ay may mabuting character, di ba? Or yung teacher, may mabuting character. Pag nagbigay siya ng command sa anak niya, it would not be arbitrary. Di ba? Pag dinidisiplina na yung anak niya, it's not arbitrary. Di ba? Kasi it's a consequence of the parent's good character. Okay? So ganun din ang Diyos, di ba? And when it comes to moral abhorrence, di ba? Ang sasabihin diyan ng mga divine command theorist, syempre naman God hindi niya babaligtarin yung Ten Commandments. Di ba? Kung ano man yung dineclare niya, charity, love, to be good, it would be good because of God's commands, and because God's commands are an expression of God's perfect moral character. Di ba? So hindi niya pwedeng baliktarin yung commandment niya. Kasi hindi siya pwedeng sumalungat sa kanyang perfectly good character, di ba? Ngayon, tingnan niyo yung tao, ha. Ang tao, kahit na sabihin mong yung isang tao ay virtuous, di ba? May good character. May mga pagkakataon pa rin na minsan nagkakamali, di ba? Natutokso, di ba? So, yun yung sinasabi natin, out of character, di ba? Sabi natin, ala, parang hindi man yun si Juan, di ba? Ang alam ko kay Juan, mabait siyang tao, di ba? So, pag may ginawang isang hindi kaigay-gaya, nag-ano tayo, napapaisip tayo, di ba? Sinasabi natin, parang hindi siya yun, ah, di ba? Out of character, di ba? So, syempre, ganun din ang Diyos, di ba? Pero, mas kaiba yung Diyos, di ba? Kasi, God has the perfect character. Ang tao pwede pang magkamali, pwede pang matukso, pero ang Diyos hindi. So whatever He commands, hindi niya na pwedeng baguhin because it's an expression of His morally perfect character. Okay?
Kaya nga yung ibang sagot ng mga estudyante ko, sabi nila, ay sir, hindi naman iutos ng Diyos yun. Diba? Pag sinabi ko, paano pag sinabi ng Diyos, thou shall kill or thou shall steal? Diba? Yung iba sinasagot nila, ay sir, hindi naman iutos ng Diyos yun. Diba? Bakit? Kasi nga, again, God is the most perfect being. Okay. Ayan. Diba? So, parang if making genocide right or charity wrong, para siyang you're asking God to create a contradiction. Diba? And God cannot create a contradiction. Kasi nga, a contradiction does not make sense. So, bakit it does not make sense for God to make genocide right or charity wrong? Because it's a contradiction to His character. Okay. So, now, parang ganito yan eh. Diba? Sa scaling ng moral character, yung continuum moral character, diba? Sa pinakababa, meron tayong mga tinatawag ng moral monsters. Okay? Yan yung mga talaga yung mga kinamumuhian ng mga tao, sila Adolf Hitler, Nazi doctors, diba? Yung mga nagpatakbo ng mga totalitarian societies na pumatay sila ng milyon-milyong mga tao, di ba? Yung mga tinatawag natin mga moral monsters. Okay? Tapos, sumunod doon yung mga morally typical agents. Ito yung mga normal na taong makikita natin sa paligid na mabuti, paminsan-minsan nagkakamali, di ba? Paminsan-minsan natutukso, pero hindi sila moral monster. Okay? Tapos, sa taas na ng konti, yung moral heroes. Okay? Mataas ng konti sa morally typical. Kasi ito yung mga tao na yung mga tinatawag natin mga bayani. Yung mga taong gumagawa ng something good beyond their call of duty. So halimbawa, binigay ko example dyan, si Eloisa Romaraog Diga. No? Nakita ko lang yan siya sa YouTube, na-add lang yan siya sa YouTube. At yung ginawa niya, kasi nakita niya na yung mga magsasaka sa Baguio, nagbebenta lang sila ng mga gulay 1 peso per kilo. Diba? Imagine mo, binebenta nila sa middleman 1 peso per kilo ng kamatis, ng repolyo, 'di ba? Imagine mo, piso ang kilo ng repolyo, ng carrots, 'di ba? So sabi niya, kawawa yung mga magsasaka. So what she did is umuha siya ng app, tapos yung app na yon ginawa niya, kinonect niya yung mga magsasaka ng Baguio, kinonect niya yon directly sa mga consumers. So ginawa niya basically parang tinanggal niya lahat ng middleman sa gitna. Middleman sa gitna, 'di ba? Middleman sa gitna, meron bang middleman sa gilid? Middleman sa gitna. At sang nang sa ganun, nabigyan ng kabuhayan yung mga magsasaka. Mas kumita sila ngayon kasi nawala na yung middleman eh. 'Di ba? Automatic direct, although naging way yung ginawa ni Miss Eloisa, pero mas pinakunti niya yung proseso, mas tinanggal niya yung bureaucracy. So pinalapit niya yung magsasaka sa consumers, di ba? So napakaganda ng ginawa niya, and it's very good, di ba? It's beyond her call of duty, pero it's morally good. Okay? Moral hero ang tawag natin doon. Ngayon, sa pinakatuktok, yun yung morally perfect being. Siyempre, there is no morally perfect being other than God, which is the greatest possible being. Diba? Okay. O yan, diba? Diyan tayo. Diyan ba tayo talaga? Isip-isip kayo kung diyan ba talaga kayo, ha? Kasi, pwede naman tayo, yung question diyan, although we may consider ourselves to be in the morally typical scale, no? Pero kung titignan natin, pwede tayong pumunta sa baba, di ba? Moral monster. Pero pwede rin tayong pumunta sa taas, moral hero. Di ba? Nasa sa choice natin yun. Okay. Ngayon, that solves the problem of emptiness. Again, di ba? Kasi nga, God's commands are an expression of God's perfect character. Okay, ngayon punta naman tayo sa problem of divine incomprehensibility. How will we make sense of that? Okay? So, ang problem na ito, mas napalala pa ito ng tinatawag ng methodological naturalism in science, no?
Kasi itong assumption na ito, sinasabi niya, sa siyensya, anuman ang nangyayari, anuman ang pag-aaralan sa siyensya, dapat laging natural ang explanation na ika-come up ng mga scientists. Okay? So, halimbawa, may nakita kang tao, naglalakad siya sa tubig, walang trick, naglakad lang siya sa tubig, paano nangyari yung parang violation of laws of physics, di ba? Karamihan sa atin ang isipin, that's a miracle. Diba? Wow, naglalakad siya sa tubig, diba? Pero sa mga scientists, especially scientists who subscribe to methodological naturalism, sasabi nila, no, diba? We should study this phenomenon more and come up with a reasonably natural explanation, diba? Kasi yun yung assumption ng methodological naturalism. Ngayon, bakit problem to sa divine incomprehensibility? Kasi kung gagawin mo ng storya kung paano pwede mag-reveal ang Diyos sa tao, tapos babanggain itong methodological naturalism, lalabas na lahat ng apparent revelations of God is really not a revelation of God, but only something or a phenomenon that we currently do not know. We currently do not have a natural explanation. Di ba? So halimbawa, yung katulad, di ba, yung sa Christian story, di ba, sa Christian framework, Jesus Christ nag-perform siya ng mga miracles, okay? So ngayon, let's say hypothetically, merong isang lumutang na tao na gano'n ang storya. Galakad sa tubig, turns water into wine, di ba, nakakapagpagaling ng sakit. Sa mga scientists na makakita, sa typical na tao, sabi nila, himala. Diba? Pero sa mga scientists na makakita who subscribe to methodological naturalism, sabi nila, ah, hindi. Pag-aralan muna natin. Meron niyang natural explanation. Sa ngayon, hindi lang natin alam pa. Okay? So, mas napalalaan niya ngayon yung problem of divine incomprehensibility. Pero kung titignan naman natin, diba? There is nothing logically contradictory with God communicating to human beings. Diba? Siyempre, if God is all-powerful, diba? God is omnipotent. Diba? Sabi nga sa scriptures, with God all things are possible. Ano nga ba naman makipag-usap, makipag-communicate yung tao sa Diyos? Diba? Parang wala namang kahirap-hirap yun. So, ang problema lang, how would we make sense of that revelation? Okay? Ngayon, kung titignan natin, what seems to be the most persuasive answer is that because the only communication we know is human communication, diba? Parang lalabas doon that the best answer is God taking the form of a human being. Diba? Kasi ang alam lang nating komunikasyon ay yung komunikasyon ng tao. Kasi tao tayo. So parang yung best way for God to communicate to us is if God chooses to become human being himself. Di ba? That seems to be the best answer. Di ba? Kumbaga yun nga, binabaan niya yung level niya. Di ba? Kasi kung tayo ang aakyat sa level ng Diyos, hindi natin kaya yun. Di ba? Hindi natin kayang abutin yun. Di ba? So, ang sagot is if God chooses to stoop down to our level. Ayun. Di ba? Magiging malinaw ang lahat. Di ba? Parang yung ano yan, di ba? Yung mga bata, pag limited pa yung language nila, ang gagawin ng parents, makikipag-usap through the child's language. Di ba? So parang ganun din yung Diyos. Bababa siya sa level ng pagka-Diyos niya to communicate to us and take the form of a human being. Okay? Ngayon, masabi nyo, ala, si Sir, bias sa Christianity. Okay? But if you think about it, even if there was no Christianity, kunyari hindi nagkaroon ng Christian religion, kunyari walang Jesus Christ na nabuo, di ba? This would still be the best, for me, yeah, the best answer to the problem of divine incomprehensibility. Di ba? Yan pa rin yun. Okay? Okay, ngayon, doon naman tayo sa problem of divine hermeneutics. Diba? Magkakaibang interpretasyon. Okay? So, ang tatanda lang natin dito, hindi kagad solusyon doon na mali lahat sila.
Dahil nagtatalo-talo yung iba't ibang mga interpretation, mali lahat sila. Ba? Kasi may mga claim dyan na tinatawag na contradictory. Ngayon, tanda natin, pag contradictory yung claim, hindi mo yung pwedeng sabihin tama sila lahat. Diba? Kasi sa contradictory rule, if a proposition is true, each contradictory is false. Okay, medyo technical na to, medyo logic. Pero titignan natin sa malino na ehemplo. Halimbawa, yung claim ng isang relihiyon, sabi niya, Jesus Christ is God. Pag sinab, yung opposite nun, yung contradictory nun, yung Jesus Christ is not God, sabi ng isang relihiyon din, hindi sila pwede maging parehong totoo. Diba? Either the first religion is true or the other one religion is true. Pero both religions cannot both be true because it's contradictory. Diba? So, ganun. Sa divine hermeneutics, itignan mo kaagad yun. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, ay, hindi, tama yan sila lahat. Diba? Hindi mo rin pwedeng sabihin, mali silang lahat. Kasi pag contradictory nga, if something is false, it's contradictory is true. Diba? Pero, medyo malalim na usapan kasi ito kasi magiging tanong dyan, paano nga natin malalaman yung tamang interpretasyon? Diba? So, I will just give you some hints, no? Diba? Titignan natin dyan. Sa mga relihiyon na ito, sa mga denominations na ito, ano ba sa kanila yung merong coherence? Diba? Nagtutugma-tugma yung kanilang mga doctrines. Walang contradiction sa mga doctrines nila. Historically accurate. Ibig sabihin, umaayon ba yung mga data ng history dito sa sinasabi ng denomination na ito or ng relihiyon na ito? Diba? And intuitive appeal. Diba? Mas tumatama siya sa puso at sa konsyensya ng tao. Diba? So, siyempre, I will leave it up to you to study, to discuss, to discover kung alin ba sa mga relihiyon na yan yung totoo at alin sa mga denomination ng kung anong relihiyon man meron ka ang pinakatotoo sa lahat. Di ba? That's a challenge for you. Di ba? Kasi malawak na nausapin yan eh. Hindi natin matatapos yan. Kahit isang taon ng pag-aralan natin, hindi natin masasagot yan. Di ba? Okay. So ngayon, tapos na tayo doon sa five objections. Binigyan na rin natin ng kasagutan. So, punta na tayo ngayon sa how exactly does God serve as a ground for objective morality? So, merong tatlong element sa objective morality. Yung first is objective moral values. Diba? Meron tayong mga pinapahalagan that we think and we believe their values are objective. Their value is objective. Diba? Ibig sabihin, hindi nakadepende sa atin yun. May mga bagay na mahalaga sa atin because of their very nature. Hindi tayo nagdikta ng value nila, 'di ba? Love, diba? Justice, 'di ba? So if something is morally evil, 'di ba? Like a massacre, yan ay ano, morally evil kahit na isipin ng criminal na tama. 'Di ba? 'Yun ibig sabihin ng objective moral values. And ganun din nag-apply din 'yon sa good, 'di ba? If kindness is objectively good, it's good. It is good regardless of what other people thought about it. Kaya lang, sabi nga ng isang philosopher, sabi niya, kung may mga objective values, di ba, napaka-weird ng kanilang existence. Di ba? Kasi, ano eh, paano mo ma-explain yon if everything is natural? If everything that exists is just the physical universe, moral values would be weird. Diba? Pero kung tignan natin, if God exists, kung yung framework mo is theism, diba? The view that God exists, madali lang ipaliwanag yung objective moral values. Diba? They are values that exist as an expression of God's perfect character. Diba? Walang problema dun. Pero problematic nga siya if your framework in looking at the universe is naturalistic. Okay? So nakikita natin doon na kung matimbang yung existence ng objective moral values, the better explanation for it is God over naturalism. Naturalism being the view that the universe, the natural universe is everything that exists. Diba? Ayan. Okay. So, parang numbers.
Di ba? Ang mga numero, hindi yan sila inimbento. Di ba? Nadidiscover natin sila. So, paano mapapaliwanag yung nature ng mga numero? Di ba? Parang ganun din yung moral values. Di ba? The existence of objective moral values, just as the existence of numbers, vindicate theism more than naturalism. Ayan, di ba? To say that something is an objective moral duty is to state that a particular act is something that we ought to do regardless of whether we think we ought to do it or not. Okay. Ngayon, another one is objective moral duties. Okay? So, pag sinabi mo objective moral duty, this is something that you ought to do, we ought to do regardless of we think we ought to do it or not. Di ba? So, yun nga, parang paano mo ma-explain yung objectivity ng moral duty if there is no God? If there is no higher standard than human beings. Di ba? Hindi naman pwedeng yung kapwa mo lang yung nagiging ground ng objectivity ng moral duty. Kasi nga, that would not be objective. Di ba? Kasi when we say something is objective, it is independent of human beliefs about them. Di ba? So how would you explain? Diba? Parang lumalabas dito that the best explanation for objective moral duties is no other than God. You know? And lastly, moral accountability. Diba? Tingnan na lang natin. Halimbawa, makikita nyo dyan sa PowerPoint, diba? Picture ni Adolf Hitler. Okay, anong ginawa niya? He killed 6 million Jews and more or less 4 million non-Jews during World War II. Okay? Talaga masamang tao, evil, di ba? Tinatawag natin kaninang moral monster. Okay? Sabi lang banda, meron naman si Mother Teresa, o si Saint Teresa na ngayon, di ba? Ngayon, ang problema natin, nabanggit natin ito nung una, if there is no God, if there is no afterlife, parang napakalungkot ng universo, ng mundo. Bakit? Kasi parang lumalabas, walang ultimate moral accountability. Di ba? Yung mga masasamang tao na natakasan nila yung hustisya dito dahil sa kanilang power, di ba? Sila yung may hawak ng power ng state, di ba? Eh hindi sila naging accountable dito sa lupa. Nakakalungkot na wala silang nakuhang punishment for their actions. On the other hand, ganun din kung mabuti, di ba? Kung mabuti ka, gumagawa ka ng mabuti like Saint Teresa, di ba? Ano bang ginawa niya noon sa Calcutta? Ba nakikita niyo yung mga natutulog lang sa kalye, inampon niya, di ba? Sabi niya they are people of God, they deserve love, di ba? So ginawa niya, dinala niya yung mga tao noon sa kanyang kumbento at kanyang inalagaan. Okay? Pero kung titingnan natin on a purely evolutionary perspective, itong moral heroism and sacrifices have no survival value. Diba? Ano nga ba namang mapapala doon ni Saint Teresa? Tutulungan niya yung mga taong yun. Ano makukuha niya? Wala siyang evolutionary benefit doon na makukuha. Diba? Ngayon, sa pagbuo ng pamilya, pagkakaroon ng anak ng pamilya, madali siyang explain from the evolutionary perspective. Diba? Kasi you want your genes to be passed on to the next generation. Pero yung ginawa ni Mother Teresa, stranger yun eh. Diba? So in the end, kung lahat ay mamamatay lang, what's the point? What's the point of doing it? Diba? YOLO ka na lang. Diba? Party-party. Kasi in the end, mamamatay din lahat eh. Diba? Bakit ka pa mamuhay ng ganun? Magsasakripisyo, diba? You will forget yourself, you will forget your ego. Diba? Imagine mo, imbis na nagpa-party ka, nagpapayaman ka. Hindi, yung ginawa ni Mother Teresa, ni Saint Teresa, tinulungan niya yung mga taong hindi niya kaano-ano, hindi niya kilala. Pero kung titignan natin, if there is no ultimate moral accountability, eh, walang point yung action na yun. Diba? Diba? So, yun nga, kung titignan natin, parang sayang ang buhay kung walang ultimate moral accountability. Di ba? So, tingnan natin, halimbawa, Good Samaritan altruism. Ito yung mga taong tumutulong sa ibang tao kahit na
hindi lang sa hindi sila magbibenepisyo, kundi mapapahamak pa sila. Minsan kailangan pa nila sakripisyo yung buhay nila. Di ba? So this Good Samaritan altruism, kaya sa tinawag nga na Good Samaritan, di ba? Yung kwento sa Bible na yung isang Samaritano, tinulungan niya yung kaaway niyang tribo, di ba? Kaaway niyang community, tinulungan niya, di ba? Mabuti yun, kabutihan yun. Pero from the evolutionary perspective, this does not make sense. Di ba? If there is no ultimate moral accountability, it does not make sense to be a good Samaritan. Okay? Pero if there is God and there is an afterlife, then God would make sure that goodness would be rewarded and evil would be punished. Di ba? Ayan, di ba? Kasi may mga missionary sa Middle East, mga Kristiyano, na tumutulong sila doon, na minsan may mga napapatay, di ba? Nagiging martyr. Pero ginagawa nila yon out of their pure heart na makatulong sa mga taong ito. Okay? So, that's all for now. And sa next part, I will discuss naman religion and morality pa rin, pero we would focus na on some other issues. Okay? Like yung atheists, di ba? Yung mga atheists ba, pwede ba silang maging mabuti kahit walang Diyos? And other issues. Okay? So that's all for now. Thank you and see you next time.